Kung loyalty lang ang pag-uusapan sa mundo ng One Piece, isang karakter ang unang pumapasok sa isip ko at ito ay si Zoro. Tara, mas kilalanin natin ang loyal na swordsman at vice captain ng Straw Hat Pirates na si Roronoa Zoro. Unang nakilala si Zoro bilang pirate hunter. At ang unang pagkikita nila ni Luffy ay sa base ng Marine, na kung saan inalok siya ni Monkey D. Luffy na maging kasamahan niya. Lumaki siya sa Shimotsuki sa East Blue. Dito siya nagsanay ng 1 and 2 sword styles. Nagkaroon siya ng kaibigan na kasabay niya na mangarap bilang pinakamagaling na swordsman. Namatay ang kanyang kaibigan na si Kuina at minanan niya ang espada nito na Ichimonji. Mula noon, nakilala si Zoro sa paggamit ng 3 sword styles o Santoryu. Ang pangarap ni Zoro ay maging pinakamalakas na swordsman. Naging hamon sa kanya ang pagkatalo niya kay Dracul Mihawk. Dito, na-realize niya na marami pa siyang kakaining bigas. At upang matupad niya ang kanyang pangarap, dapat malampasan niya ang kasalukuyang best swordsman na si Mihawk. Binigyan ng unang bounty si Zoro ng 60 million berries matapos matalo si Dust Bones sa Alabasta. Nang matalo nila ang CP9 at hamunin ng world government, umakyat sa 120 million berries ang bounty niya. Naging master niya si Mihawk at nagmakaawa siya na turuan nito sa loob ng 2 taon upang maging malakas at hindi na matalo. Umabot sa 320 million berries ang kanyang bounty nang matalo niya si Pika. Ito yung malaking mama pero boses ipis. After 2-year time skip, nakuha ni Zoro ang hiwa niya sa kaliwang mata under sa training ni Dracul Mihawk. Kahit lagi siyang nawawala, ang maganda kay Zoro, tahimik at handa lagi sa laban. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang kapitan na si Luffy. Madalas, ang kanyang kaaway ay si Sanji. Ito'y away magkapatid lamang. Maliban kay Luffy, masasabi ko na si Zoro, yung tipong paglumaban, pumusta ka na ng todo. Sure, mananalo yan. Naging usual na ang lalaban sa main villain ay si Luffy bilang captain. Then, bilang vice captain, si Zoro ang umaharap sa sunod na malakas. Sa ngayon, nasa Wano ang Straw Hat Pirates. Dito masusubukan ni Zoro ang kanyang kakayahan bilang swordsman. Ang Wano ay lugar ng mga samurai. Dito, nagmula si Kosuke Oden. At speaking of Oden, hawak ni Zoro ang Enma na nagbigay ng scars kay Kaido. At yan ang kaunting impormasyon patungkol kay Roronoa Zoro.
Kung may mga di ako nabanggit mga idol na patungkol kay Zoro, i-comment nyo na lang at ating pag-usapan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pa-subscribe at like na lang mga idol. Palagi po tayong mag-ingat at God bless. Bye!